Nasa Benguet State University po tayo ngayon and magtanong-tanong tayo ng mga students about their finances. Ayun, may nahanap tayo. Hello po, pwede po ba kayong ma-interview? Okay, so how much is your baon in a day or in a week? Ano, in a day is 100. 100. In a day is 150. 150. In a day, 100. 150. 100 po siguro to 150. 80 pesos lang po kasi malapit lang po kami sa school na kami. How do you make tipid of your baon? Hindi na bumili. Nagbabaon ako, then I just left the 100 pesos and... Magbabaon ng lunch, tapos kwan, pagbibili lang is yung talagang gusto lang namin kainin, hindi yung ano-ano. We're going to buy turo-turo over there. Back and forth, 50 na yun, tapos yung budget milk, alam mo na, 75 or below, tapos yung iba, in case of emergency, may kailangan pa bilhin lang. Saan ko kapag may mga kailangang bayaran sa mga projects namin, but hindi ko po siya ginagasto sa may mga... pangkain-kain sa school. Madalas kasi umuuwi po ako sa bahay. Saan mo sinesave yung mga perang naiipon, ay mga perang extra? Sa alkansya or as in nasa bangko na ano? Meron? Sa alkansya po. Mag-saving sa bangko. Meron piggy bank savings. Meron ka bang advice para sa mga viewers natin na gustong mag-alkansya din, katulad mo? Mag-alkansya kayo, pero dapat huwag niyong bubuksan kaya ng isa siya. Sir, kung pagpipiliin po kayo, ano po yung mas choice niyo or mas prefer ninyo? Yung mag-savings or yung mag-invest po? Investment. Bakit po, sir? Investment kasi lumalaki pa siya in the future. Kung sa savings naman, kapag ito nagamit mo, wala na. Is there a time, ma'am, na nakaka-experience po kayo ng kakulangan sa budget or allowance po? Yes po. Okay. Actually, every time kasi sa school, alam mo, madami yung mga contributions, mga babayarin sa cooking, kasi mas lalo yan sa course ko, base HM, babayad ka ng uniforms, madami pang mga events na babayarin ka. Hindi maiiwasan na makabili ng mga bagay or gamit po natin. Opo, na mga wants po natin sa buhay natin, kaya yun po, maling decision. So, paano niyo po ito nasusolusyonan, ma'am? Nagtitipid lang. Hindi po kumakain ng merienda. Ang solusyon ko po siguro, parang kapag bago ko po gawin yung bagay na yun, maulit ko, lagi kong sinasabi sa sarili ko na tandaan mo kung ano yung huli mong ginawa. Kaya ka nagkaroon ng struggle sa pera. Wow, ang galing nung sabi niya, tandaan mo ang inyong huling nagawa bago ka magkaroon ng or bago mo ulitin ulit ang inyong ginawa. Okay? Pwedeng advice niya sa mga students para makatipid. Para makatipid, siguro my advice is don't buy yung mga hindi dapat talaga binibili, hindi importante kasi mga duday, college na po tayo, hindi na tayo elementary na bibili na kung ano-ano. Pag bibili tayo, yung kailangan natin kasi kawawa tayo, pamasahin na nga lang natitira sa amin. Parang katulad sa kanya, yung parang kuha ka lang ng pera na enough sa'yo, parang ganun. Tapos magbaon din pag lunch kasi mas nakakatipid yun. Okay. Siguro po, it's better na magbaon na lang or umuwi ng maaga kasi usually kapag nasa labas ka, napapagala ka talaga tapos napapagastos ka. Lalo na pag nasa ano ka mga kaibigan ka na ano, diba, gala-gala. Sa may mga gusto pong mag-save ng pera nila, as long po na yung pera nyo po is hindi nyo ginagastos sa may mga bagay na hindi po importante, mabilis po kayong makakapag-save po ng pera nyo na magagamit nyo po sa mga importanteng bagay na kailangan nyo bili. Yeah, I agree din para sa emergency, no? Okay, so thank you po. Thank you. Bye, Dan. Ililibre nyo kami turo-turo. Paano magtipid? Wag gumastos.